Isa pong mabiyaya at mapagpalayang pagbati sa inyong lahat. Ang aklat ng pahayag ay nagsimula kay Apostol Juan, ang siya ring may akda ng Gospel of John at ang manunulat ng 1st, 2nd, and 3rd John. Siya ay ipinatapon sa isang Griyegong isla ng Patmos. Ito ay isang maliit na isla na nasa Ephesus, bahagi ng Asia at sa kanlurang baybayin ng bansang Turkey ngayon, kung saan doon niya isinulat ang aklat ng pahayag. Ang aklat na ito ay binubuo ng kaniyang pangitain sa mga huling kaganapan ng sanlibutan at huling paghuhukom ng Panginoong Hesus. Liban sa mga mananampalataya na nasa Philadelphia sa Asia Minor noon, ang lahat ng mga mananampalataya na nakay Kristo ay tiyak na makakaranas ng iba't ibang mga matitinding pagsubok at mga pag-uusig, ngunit ito ay pansamantala lamang. Ang pangunahin at payak na mensahe ng Diyos ay ang kaniyang panawagan sa bawat isa sa atin upang tayo'y manatiling matapat sa ating pananampalataya sa Kaniya. Tinatawag niya tayong maging matapat sa kalagitnaan man ng mga kahirapan at matitinding pag-uusik. Ipinahayag niyang kung tayo ay magtatagumpay, lubos na kagalakan ang idudulot sa atin ito, sapagkat may kaakibat itong higit na gantimpalang umaantabay sa lahat ng mga nagtatapat sa Kaniya hanggang sa dulo ng kanilang mga buhay. Ang eschatology o ang pag-aaral ukol sa katapusan ng mga bagay ay tumutunghay sa mahalagang batayan sa pamumuhay nating mananampalataya ni Kristo. Matatagpuan natin sa mga kapitulo 2 at 3 ang pangunahing batayan ng katotohanan sa aklat ng pahayag at iyon ang siyang susi upang lubos nating maunawaan ang mga nilalaman ng aklat na ito. Number 3, Vision of the Future. Sa kapitulo 4 at 5 ay tumungo si Juan sa kaniyang pahayag ukol sa mga darating na pangyayari at ang naturang mga kapitulo na ito ay kamangha-mangha. Kung hindi mo pa ito nababasa, hinihimo kitang basahin ito. A. Throne Room Scene. Ang chapter 4 po ay eksena ukol sa silid ng luklukan kung saan matutunghayan natin roon ang kordero ng Diyos at naroroon din ang isang nakarolyong kasulatan o scroll na walang sinumang natatagpuan na karapat dapat mag-alis ng selyo o magbukas nito. Ngunit sa wakas, sinasabi na ang kordero ang siyang karapat dapat na bumasag ng selyo at magbukas ng balumbon na kasulatan o scroll na ito. At sa chapter 5 simula sa talatang 5 hanggang 14 po ay mababasa natin ang mga pahayag na ito. Ngunit sinabi sa akin ng isa sa mga pinuno, huwag kang umiyak, tingnan mo ang leon mula sa lipi ni Juda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang mag-alis sa pitong selyo at magbukas sa kasulatang nakarolyo. Pagkatapos, nakita ko sa pagitan ng mga pinuno at ng tronong napapaligiran ng apat na buhay na nilalang ang isang korderong nakatayo na parang pinatay na. Ito'y may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatan sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang apat na buhay na nilalang at ang 24 na pinuno. Bawat isa'y may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng ensenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Inaawit nila ang isang bagong awit.
ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatan at sumira sa mga selyo niyon sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyong milyon at libo-libong anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na buhay na nilalang at sa mga pinuno. Umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, parangal, papuri at paggalang. At narinig kong umaawit ang mga nilikang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng mga naroroon. Ibigay sa nakaupo sa trono at sa kordero ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. At sumagot ang apat na nilalang na buhay, Amen. At nagpatira pa ang mga pinuno at nagsisamba. Tunay na kamangha-mangha ang mga kaganapang iyon. At malinaw lamang na ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang natagpo ang karapat-dapat na sumira ng selyo at bumukas ng kasulatang nakabalumbon. Si Kristo na siyang namatay alang-alang sa katubusan ng ating mga pagkakasala. Kung bakit siya lamang din ang natagpo ang karapat-dapat. B. Seven Seals. Sa kasunod nitong kapitulo sa chapter 6 po ay matutunghayan natin ang magkakasunod na pagkasira ng selyo ng kordero at yaon ang pitong mga selyo ng isang nakabalumbon na kasulatan o scroll. Hindi po ito bubuksan hanggat di dumating ang pinakakatapusan ng panahon. Sa kapitulo rin na ito, natin mararanasan kung anong isinasalarawan sa atin ng isang apokaliptik literature. Binuksan ng kordero ang unang selyo at lumabas ang isang mananakay ng isang puting kabayo at siya'y makikipagdigma. Magiging masalimuot ang mga kasunod na pangyayari. Kasunod noon, binasag ng kordero ang ikalawang selyo at isa namang mananakay ng pulang kabayo kung saan ang mananakay na ito ay inalis ang kapayapaan sa mundo upang ang mga tao'y magpapatayan sa isa't isa. Binasag ng kordero ang ikatlong selyo at isang mananakay ng itim na kabayo naman ang lumabas roon. At matutunghayan natin ang mga idinulot ng digmaan. Sa pagkakatong ito ay ang malaking kawalan ng mga ari-arian at kalustayan sa pananalapi dulot ng digmaan. Sa pagkabasag ng kordero sa ikaapat na selyo kung saan isang mananakay ng maputlang kabayo ang lumabas mula roon, hindi lamang siya pumapatay gamit ang espada o tabak, kundi siya rin ay kumikitil ng buhay sa pamamagitan ng kagutuman at sa peste. Iyan ang mga kasunod na kaganapan matapos ang digmaan. Sinira na rin ang ikalimang selyo, ngunit sa pagkakataong ito, magmula sa lupa, tayo'y tumungo sa kalangitan kung saan natin matutunghayan ang kagimbal-gimbal na kaganapan sa mundo. At mula sa pananaw ng kalangitan, lalo na sa kalagitnaan ng mga martir ay makikita rin natin doon ang mga Kristiyanong nangamatay dahil sa kanilang pananampalataya. Sa chapter 6, mababasa natin doon simula sa talatang 10 ang pagtangis ng mga martir sa Diyos. Ubos lakas silang sumigaw,
O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, huwag na po ninyong patagalin ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin. Ngunit sinagot sila ni Jesus at sinabing, sandali pa, dahil marami pang mga mananampalataya ang magbubuwis ng kanilang mga buhay tulad nila. At matapos noon ay binuksan na ang ika-anim na selyo at matutunghayan natin doon ang huling paghuhukom. Sa huling paghuhukom na ito ay masasaksihan din ang mga iba't ibang palatandaan sa kalawakan at kalangitan. Ang mga taong pumatay sa mga mananampalataya, ang mismong mga tao na may kaukulang kapangyarihan sa mundo, ngunit wala namang espiritual na kapangyarihan, sila'y humagulgol. Revelation 6 verses 15 to 17, Magandang Balita Biblia Second Edition. Nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami para makubli kami sa mukha ng nakaupo sa trono at makaiwas sa puot ng kordero. Sapagkat dumating na ang malagim na araw ng pagbubuhos nila ng kanilang puot, at sino ang makakatagal? Ako man po ay naniniwala na sa mga sandaling ito, tayo ay nasa mga huling araw na, at ang dakilang paghukom ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus ay darating na. Makikita ng lahat ng mga kumakalaban sa kaharian ng Diyos na sila'y nasa maling bahagi ng katunggalian at sila'y malulupig at magiging mga talunan. Magkaisa po tayo sa panalangin. O aming makapangyarihan at dakilang Diyos, mulit-muli po kaming nagpapasalamat sa lahat ng inyong biyaya at habag sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa aklat ng pahayag na isinulat ni Apostol Juan kung saan matutunghayan namin ang mga huling kaganapan sa mundong ito at sa itinakdang kapanahunan ng inyong paglilitis at paghuhukom sa buong sanlibutan at katapusan ng lahat ng mga bagay. Batid po namin, O Diyos, na sa darating na panahon na yaon ay mas magiging masalimuot at mas mahirap ang mga daranasin namin sa buhay. Matitinding pag-uusig sa aming pananampalataya kay Kristo Jesus at mga kaguluhan at iba't ibang mga kaganapan sa sanlibutan at maging sa kalawakan. Ngunit ang panawagan ninyo po sa bawat isa sa amin ay manatiling matatag sa aming pananampalataya. Nagaano man kahirap ang aming mararanasan sa buhay na ito, kami ay manatiling matatag sa aming paglakad sa inyong kaliwanagan. Kami ay magpatuloy sa aming pagpupunyagi sa pananampalataya namin hanggang wakas. Inaasahan at inaasam namin ang inyong mga ipinangakong gantimpala sa buhay na darating, sa buhay na walang hanggan, kapiling ka, sa inyong paghahari, sa bagong kalangitan at sa bagong daigdig na inyong inilaan sa bawat isa sa amin. Kaya maraming maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat dahil matatagpuan namin ang katatagan sa aming pagkakaisa bilang inyong mga lingkod, bilang inyong mga pinili at bilang inyong mga totoong mga anak na kung saan kami ay pinatawad, iniligtas ninyo sa tiyak na kapahamakan. Kaya maraming salamat po, O Diyos, sa inyong biyaya at habag at sa nawa kami ay tunay na matatagpuan nagpapatuloy hanggang wakas. At sa kabila man ng bawat unos o bagyo na darating sa aming buhay,
hindi po kami natitinag. Anuman ang gawa ng kaaway sa bawat isa sa amin, hindi kami matatalo dahil tiyak po na kami ay magtatagumpay, lalo na't kung kayo'y aming kapiling sa lahat ng panahon at antas ng aming mga buhay. Siya nawang maluwalhati ka magpakailanpaman. Ito po ang aming samot panalangin, kalakip ang aming taus-pusong pasasalamat sa ngalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas at Kordero ng Diyos na si Jesus. Amen at Amen. Hanggang sa muli po, mga minamahal na kapatid, sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Lumapit ang sinumang nauuhaw, kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Siya nawang magpatuloy tayong maging matatag at matapat sa ating pananampalataya at totoong sumaatin ang patuloy na pagpapala, biyaya, pag-iingat ng Diyos hanggang sa pagdating na muli ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, Amen at Amen.